Topic natin, bakit mas tumataba ang isang babae kapag may regla? Ito po ang mga paliwanag at heto ang mga tips. Bumibigat ng 2 to 6 pounds kada menses ng isang babae. Pero nawawala din naman yon kung susundin nyo ang ating mga tips. So, pwedeng bumigat 2 to 6 pounds, may pimples, masakit yung puson, masungit, at yung favorite pantalon nyo, bakit parang sumikip dun sa inyong puson? Huwag mag-alala kasi yung weight gain mo mawawala din 3 hanggang 5 araw mula sa simula ng regla. Ito ang mga dahilan bakit parang lumalaki ang ating puson. Number one, dahil sa hormones. Kasi tumataas yung estrogen. So, maaaring mag-retain o mag-ipon ng fluids. So, yung fluids galing sa ating blood vessel at pupunta dun sa ating mga laman o muscle. Parang lalaki yung tiyan mo, pakiramdam mo, bloated ka, maga in Tagalog. Tumataas din yung progesterone. Dahilan din ito para mag-ipon ng fluid sa ating katawan. Masakit at lalaki din yung iyong mga breast. So, dagdag yan sa iyong weight. Pero, temporary lang. Babalik din sa normal pagdating ng regla. Number 2, cravings. Meron tayong parang gustong-gustong kainin. Sabik tayo sa pagkain. Parang pakiramdam mo, gutom na gutom ka. So, yung iba, ang nangyayari pag tumaas yung progesterone, ang gana kumain, dumadami yung kinakain. Gusto mo yung mga matamis, maala, tulad ng mga chichirya, mga donuts, cakes. So, yung progesterone ang nagpapagana sa ating kumain. Kaya yung iba nagiging compulsive eating or binge eating ang nangyayari sa kanila during o bago magregla. Number 3, dahil nga may nararamdaman tayo, tamad tayong gumalaw-galaw. In short, tamad mag-ehersisyo. Kasi irritable ka, pagod yung pakiramdam mo, tapos minsan ang sakit-sakit pa ng puson mo. Number 4, nag-i-increase yung progesterone. So, yung smooth muscle natin dun sa ating bituka, mas nare-relax. So, ang feeling mo, constipated ka o mabagal yung galaw ng iyong bituka. So, syempre, pag mabagal, pag nag-weigh ka o nagtimbang ka, andun yung mga kinain mo. Number 5, gusto mo ng mga caffeinated drinks para mabuhay ka o lumakas-lakas ka, lalo na yung mga inumin. Diba ang problema sa mga caffeinated coffee, lalagyan niya ng maraming sugar at saka cream para masarap. Ito ang mga tips natin para hindi ka magdagdag ng weight kapag meron kang menses. Number 1, inom ka ng tubig para hindi ka mag-retain ng water. Paano yun? Uminom nga ako ng tubig. Kasi ang isang tao, kapag hindi umiinom ng tubig, madidehydrate. So, ang mangyayari, yung katawan niya magko-compensate, magre-retain siya ng water. So, kung alam ng katawan mo na marami ka ng fluids, mas iihi ka ng iihi. Kaya, mas pinapainom ko kayo ng water, 8 to 9 glasses, sa waking hours nyo sa loob ng 24 hours. Gumalaw-galaw, 30 minutes of walking, actually nakakatanggal din kasi yan ng sakit ng puson o yung mga tinatawag nating premenstrual syndrome. So mas kasi nalilibang ka naiiba yung focus mo. So mas hindi mo nararamdaman yung pain. So isa sa magandang exercise, walking. Number 3, iwas na sa mga alat at matatamis katulad ng mga chichirya. Piliin mo yung mas healthy food. So kung mag-iimba ka sa bahay, piliin mo yung mas maganda like yung mga protein, mga nuts, mga seeds, yung mga buto-buto, butong pakwan, buto ng kalabasa. Number 5, iwas na doon sa mga kape na loaded ng cream at ng sugar. Syempre, added calories yan. Number 6, small frequent feedings. Kasi nga, di ba, parang gustong-gusto mo kumain, nagbi-binge eating ka, so isang malaking bandihado, kaya mong ubusin. So, mas gusto natin, hindi ka gugutumin. So, yung konti-konti, pero every 4 hours na pagkain. Ibig sabihin, may konting almusal, konti lang ha, wag isang bandehado. May konting merienda, isang saging, isang tinapay, konting tanghalian, merienda sa bandang alas 3, at sa hapunan. So, small frequent feedings para hindi tayo tumaba. Number 7, imbes na matatamis, like mga cakes, pastries, donuts, palitan natin ng protina. Halimbawa,
chicken sandwich. So, mas hindi ka gugutumin kapag may protein ka. High fiber, piliin nyo rin, prutas at gulay, mas matagal yan sa tiyan. So, mas hindi ka gugutumin. Kapag talagang gutom na gutom ka, eh marami ka nang nakain, syempre magwa-watch din tayo ng calories. Pwede naman mag bubblegum ka o chewing gum or kahit isang candy. So sana pagtapos ng iyong menses, bumalik na ang iyong dating timbang, hindi padagdag ng padagdag ang ating timbang. Maraming salamat po.